Okay. So topic natin today is SQL basic, no? So babalikan natin yung SQL basic para review sa iba. Although na-discuss ko na siya nung last time. Pero babalikan natin siya. In a way, mas madali natin siya ngayon na aaralin kasi may naisip akong way para madali niya siyang ma-memorize, no? So as you can see here, meron akong tinatawag na SQL reviewer. So, ito yung tumutulong sa akin para maalala ko or mabilis kong maalala or remember kung ano yung mga functions ni SQL. So, pag sinusulat ko din siya, di pala ako mag-open kami yun kasi medyo recovering pa ako sa aking konting sinat. So, ito yung tinatawag kong SQL reviewer. Ito yung way para madali natin makabisado yung SQL syntax. So, pag sinulat nyo yung SQL, ganito siya, no? So, makikita ninyo, yung mga functions is uppercase. Tapos, yung mga columns na ina-access natin, most of the time, lowercase. Tapos, yung mga functions na like from, inner join, on, where, puro siya big letters. No, ganun din. Meron din ako dito sa baba. Select from, inner join, on, where, group by, tsaka order by. Pansinin din ninyo na yung pagkakasulat ko ng mga functions is may color coding. So, tignan nyo mabuti na yung color coding ng select is kulay red. So, tandaan nyo yan. Color coding ng select is kulay red. Yung from is kulay green. Yung inner join is kulay orange. Kulay orange ba sa inyo? Nakita nyo ba? Tapos yung where is kulay blue and yung order by is kulay gray. Tapos pansinin din ninyo na yung order by is mataba. Mataba yung pagkakasulat niya, no? Tapos yung dito sa baba, yung group by is after siya ng order by. Yung group by lumalabas siya before order by. So magkakaroon tayo ng small quiz dito sa SQL. Ang kailangan nyong gawin for 5 minutes, i-associate din nyo yung kulay sa select. Sa select, yung select is kulay red, yung from is green, yung inner join is orange, yung where is blue, yung order by is gray. Tandaan ninyo na yung select is red, yung from green, yung inner join is orange, tapos tandaan nyo rin yung pagkakasulat. So, bago mag-inner join, pagkatapos ng inner join yung on, tapos tignan nyo rin, merong equal sign. Tapos yung where, tapos yung group by, at saka order by. So, alalahanin nyo siya ng ganyan. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes, tapos tatanggalin ko to, tapos i-review natin. So, sabi kasi nila na madali daw natin maalala ang isang bagay kapag may kulay siya. So, tandaan nyo lang dito sa activity na to na kapag kulay red, bandang taas yun. Pag gitna, green. Pagkatapos ng green, orange. Pagkatapos ng orange is blue. And pagkatapos ng blue is gray. Tapos, huwag nyong intindihin yung mga ito. Yung mga yan. Ang intindihin nyo lang yung kulay. Okay? So, yun lang yung kailangan nating intindihin dito. Alright? So, start tayo na mga siguro kahit 2 minutes lang. No? 2 minutes lang tayong i-memorize nyo lang siya. Tingnan nyo lang siya. Huwag nyo siyang i-memorize na sobrang memorize nung para kayo nag-memorize ng ano, ng isang poem or poem. Tingnan nyo lang siya. I-associate nyo lang yung kulay na yung kulay sa taas ay red. Tapos, ano yung word na yun? Select. Tapos yung green is from. Yung inner join is orange. Yung where. Yan. Tapos mamaya magtatanong ako sa inyo kung ano yung mga
words corresponding dun sa kulay. Okay? So, 2 minutes or 1 minute. 1 to 2 minutes, try nyo siya i-memorize. Ito yung ginagawa namin para ma-memorize namin yung mga program. Nilalagyan namin ng color. Para pag naalala nyo siya, ano ba yung kulay na yun? Red. Ah, select yun. Select. Tapos sa nakaposisyon yun? Ah, sa taas. Sa taas. Ganun siya, no? Sige. Tingnan nyo lang siya mabuti muna. I-associate nyo yung mga kulay sa mga words. No? Okay, ready na ba? Ready na ba kayo? Hello? Hello? Hello, hello, hello. Yep. Okay, ready na. Ready na na. Oh, ito, ganito gagawin natin. Sige. Ano yung kulay red? Anong word yung kulay red?
Select. Anong color yung word na red? Yung red, anong word yun? Select. Select po. Correct. So, ano yung kulay green? From. Baka nagkakodigo kayo, ha? Yung sa memorize na lang, ha? From. Tama. Yes. So, ano yung where? Ano yung kulay ng where? Blue ata. Yeah, blue. Sige. Ano yung kulay ng... Ano yung after ng green? Anong word yung after ng green? Anong word yung after ng green? Inner join. Tapos ano yung nasa baba ng inner join? On. Correct, on. Yan. Tapos, ano yung dalawang mataba sa baba? Order by and... Ano yung isa? Ano ang mauuna? Order by ba? Pagka magkasama sila, lagi mauuna si group by. Yan. So basically, ito na yung mismo yung select, yung SQL. Ito na yung core foundations ng SQL. Always remember na pag inaalala ninyo yung mga words na gagamitin ninyo, i-associate nyo lang siya sa kulay. No, para madali nyo siyang ma-memorize. No? Ngayon, explain natin kung ano yung mga purpose ng mga functions nito. So, very good. Naalala ninyo yung mga color coding ng bawat words. I think, makakatulong to para every time na pinapractice ninyo yung SQL, pwede nyo tignan to, yung color. Reviewin nyo lang yung color, tapos balik kayo sa pagko-code. Kasi yung pagko-code natin, wala talagang color yan. Wala siyang color. So, tandaan lang ninyo lagi na yung red yung pinakauna is select yun. Usually, ang select, ginagamit siya to show the columns of your data. Yung from, yung kulay green, this points to the table that we are going to look up to. No? So, usually, ang code natin is ito lang, sa pinaka-basic. No? So, itong dalawa. So, red and green lang lagi. Ngayon, pag nagkakaroon tayo ng mga complex queries, yung may condition na, is gagamitan natin ng where clause. Condition. So, ang basic is ito. So, this is the basic querying. Basic query. So, ibig sabihin, yan yung usually na query natin sa basic. So, meron tayong select, from, at saka where. So, kung i-associate natin sa kulay yan, meron tayong red, meron tayong green, tsaka meron tayong blue. So, kulay natin. R, G, and B. So, ito yung basic na ano natin, query natin. Select from where. So, yung mga intermediate query natin is ginagamitan ng basic plus orange. Okay? So, yung red, yung select, from, laging pagkatapos ng red is yung green. Tapos, papasok ngayon si orange. So, ito, ginagamit natin to to connect to a different table. So, usually, sa basic query, single table lang yung pinag-usapan natin dito. Pag intermediate query, ginagamit natin yung orange to connect to a different table.
So meron tayong different kinds of joints. Meron tayong left, meron tayong right, meron tayong inner, tapos meron tayong full outer, at saka outer. Pero hindi natin kailangan alamin lahat to kasi usually ang ating mga joints is inner join or full join or may full join pa eh. So enter. Yeah. Sorry for that. Ito orange. Kulay natin siya na orange. So associate natin siya sa mga kulay para madali natin siyang maalala. Sa palagay niyo ba nagiging effective kapag may kulay? Tapos, yung where is lagi siyang nasa baba ng joins natin. Kasi condition to. Okay? So, this is a condition. Okay. So, kailan natin ginagamit si group by tsaka si order by? So, this is what we call the scenario A and this is what we call scenario B. Alright. So, ginagamit natin tong dalawang to kapag nag-aggregate na tayo. So, scenario, so this is just joining tables. So, scenario A natin yan. Tapos ito, aggregating. Nag-aggregate tayo, kaya tayo gumagamit ng group by at saka ng order by. Okay. So, ba't ito nag-tab? Sige, ano natin? Ito, itab na lang natin siya. So, again, pag magsisimula tayo, red, select, tapos from, tapos pwede tayong mag-where clause, kahit wala mang join. So, usually, ano yung mga aggregating natin? Yung mga aggregating natin, yung sum, yung count, yung average, ano pa ba, max, mean, yan yung mga aggregating natin. So, pag gumagamit tayo ng aggregating, tinatawag natin si group by. Kasi nalilito si SQL kung paano niya i-group to kapag gumagamit tayo ng aggregating. So, for sure, pag gumamit tayo ng aggregating, kailangan na natin to si group by. Ngayon, ito si order by is just to organize. Organize, and then si group by is to provide order. Usually needed if we use aggregating functions. So, tandaan ninyo, kapag meron tayong functions na aggregating, gagamit tayo ng group by. Ayan. So, kulayin lang natin siya ulit. Red, green. So, para ma-visualize nyo lagi, madali daw kasi tayo makaalala kapag may color coding ang mga words na ginagamit natin. So, basically, ito sa group by, ano to, patatabain natin. Kasi, ala siyang ano, no font, Arial block to dapat eh. Impact na lang. So, wala siyang ano kasi dito, Arial narrow. So, pinataba ko na lang siya. Palakihin natin ng konti. 23. Ayan. Ayan. Alright. So, usually, yung inner join yung ginagamit natin. Pwede rin natin tanggalin yan. Pwedeng join on lang. Pero usually, ginagamit ko yung inner join kasi pagka nag-join ako, tinitignan ko muna yung inner join. Tsaka na lang ako nag-change ng left join or right join pag may biglang nag-null. For example, ganito kasi nangyayari dyan minsan sa mga join. Kunyari, si teacher, meron tayong table ng teacher. Di ba ang teacher,
inaano siya, kumbaga nasa lineup ka ng isang college. Kunyari ako, teacher ako. Pero minsan wala akong load or wala akong tinuturuan this semester. Pero nandun ako. So pag nag-inner join ako, for example, class at saka teacher, pag nag-left join ako, ang gusto kong kunin is yung information ng teacher tapos yung class ID lang niya. No? Pagka nag-inner join ako, may lalabas doon na null. Kasi may mga teacher na wala namang class. Kunyari, naka-leave yung teacher, ganun. Walang class. Ganun din sa mga customers. Kunyari, pwede kang magkaroon ng member pero yung member hindi pa bumibili. So, maaring pag nag-inner join ka, tapos in-inner join mo yung customer or member pala. So, yung in-inner join mo yung member, tapos in-inner join mo siya sa sales, kunyari ganun, tapos wala naman siyang binili, magnanal yung kaliwang or yung kanang table. Okay? So, ang better gamitin ninyo is yung left join. Okay? Kunyari, ang question doon, show all the customers that has not buy or has not buy, bought yet in the let's say haven't bought yet any products. So left join yun. Kasi makikita natin dun yung mga customers tapos yung kung bumili na ba sila or hindi pa. So magiging effective lang yung inner join pag lahat ng customer natin bumili na. So lahat sila may record na sa invoice. So pwede tayong gumamit ng inner join. So usually inner join is yung unang ginagamit ko for joining. Tapos tinitignan ko na lang pag nagnanal or depende sa question. Tsaka lang ako nag-left-right join. So usually, lagi lang namang ginagamit dyan, left-right tsaka inner join. Yung mga full outer, madalang na madalang yan. So kapag na-encounter niyan, pwede naman kayong mag-look up sa Google. In short, hindi natin kailangan itackle dito yung lahat ng joins kasi hindi naman talaga to SQL class. Kumbaga hindi siya focus sa SQL class. Ang focus natin dito is magamit yung SQL for data analysis. So sa data analysis, usually ang ginagamit is left, right, at saka inner join. So papalitan nyo lang to ng left. Ganun. Left, right, at saka inner join. So kapag ka wala kayong maisip na gagamitin, yung join na yan is yung normal join is parang inner join na rin siya, yung normal join. So ginagamit lang natin to katulad ang kaparehas nito sa Excel is yung VLOOKUP. So yun yung purpose ng join sa SQL, para siyang VLOOKUP, XLOOKUP, index match. No, yun yung purpose ng join. So kaya kailangan natin siya sa data analysis. Ngayon, bakit kailangan natin mag-SQL? Kasi pag kinode natin, madali natin makukuha yung millions of data kaysa mag-Excel tayo. So tandaan natin, ang Excel kasi is 1 million. May limit siya eh. 1 million data lang. So stuck natin siya sa inner join. Alright? So dito, for example, gumamit ako dito ng sum. Kunyari, sum asterisk. Usually yung count pala yung ginagamit sa asterisk. From, so tandaan niyo lagi yung color coding na red. Pag color coding na red, lahat yan sa taas. Sa gitna yung green, tas sa baba yung blue. So ganun din yung pagkaka-remember niya dapat. So balik tayo sa kulay black. So from kunyari invoice. From invoice where balik tayo sa kulay black. Where customer, ba't kulay blue ulit? So basically yung table to, no? Where customer let's say ID is equal to 1. So lahat ng binili, bibilangan natin lahat ng binili ni customer ID 1. So pwede nating gawin yung ganyan. Pagka nilagyan niyo siya ng kunyari customer kulay black lang natin.
kunyari, customer ID, customer name, kunyari ganun. Customer name. Tapos lalagyan natin ng comma. So, customer name. Tapos pwede natin siya lagyan ng as count of all purchase. Count of all purchase. Parang ganun. So, alias to. Ang tawag natin dito is alias. Ngayon, pagka meron na tayong column dito, kailangan na natin siyang lagyan ng group by. So, lalagyan na natin siya ng group by dito. Group by customer name. Customer name. So, gawin natin to ulit 12. Tapos, gawin natin siyang Arial. Yeah. Tapos, kunyari, marami. Kunyari, bawat, bibilangin natin bawat customer. So, tatanggalin natin yung where clause. Tapos, i-order by natin. I-organize natin siya. No? Kailangan natin siyang i-organize usually by customer name. So, yung intermediate natin is ganito. Ganito yung format. So, kapag may aggregating, lumalabas si group by tsaka si order by. The question is, nagsasama ba to? Nagsasama ba yung inner join tsaka group by, order by? Oo, nagsasama yan. So, scenario C. Kunyari, magkasama sila. So, pag magkasama sila, ba't yun na? Nagiging copyright. Scenario C is aggregating and join. So, magkasama sila sa isa. Tanda natin, nagsisimula tayo sa red, which is select. Tapos pwede natin lagyan dito ng customer name. Kunyari ganun. Kunyari yun yung table natin. Customer name. Tapos, customer invoice, no? Tapos, invoice ba? Sige, sabihin na lang natin sales. Ano ba ito? Purchase na lang. Usually, ganun naman yung pangalan nun, you know? So, nag-automatic, ano siya, purchase. So, tanda natin, ano yung kulay green? From. Lagi nating isusulat na yun. Yung where, lagi na rin natin siyang isusulat. So, yung from, of course, customer table yon, tsaka invoice, yung pagsasamahin natin. So, pagkatapos ng from, di ba, yung orange, yung inner join on. So, itatype na natin kagad yan dyan. Tapos, dito, ilalagay natin dito is invoice. So, meron tayong dalawang pinagko-connect dito, which is yung customer at saka yung invoice. No? So, color coding lang natin ulit para balik tayo sa tapos select is red. Tapos yung from is green. Tapos yung where is blue. Tandaan natin yan, ano? Maging habit nyo na yan na in your mind, kulayan ninyo siya. So, yung pinagkoconnect natin dito, going back, is yung customer at saka yung invoice. Customer at saka yung invoice. Invoice table. So, minsan, yung mga database, para hindi malito, nilalagyan talaga nila ng TBL underscore customer tapos TBL underscore invoice para ma-differentiate nila dito sa columns. Kasi ito, columns to eh. Columns yan. So,
So, binibuild pa lang natin yung logic natin. Okay? So, itong invoice, meron tong customer ID. Kasi, syempre, pag bumili ka, di ba, kinoconnect mo siya sa customer. So, kinoconnect natin siya sa isang primary key, which is yung customer ID. Tapos, yung customer, of course, meron din siyang customer ID. So, pagka ginoin natin siya, so TBL underscore. Okay. Okay ko lang. TBL. Okay. Nagiging kulay ano siya. Orange. TBL underscore invoice. Tapos dot. So pag dot, i-call natin yung customer ID. Kung saan sila may parehas na customer ID equals, ito natin sila ipagkoconnect din. TBL underscore customer, di ba? Customer dot customer ID. Ayan. So, ito na talaga mismo yung kinoconnect natin silang dalawa. Yung sa bandang on. Alright? So ngayon, pwede natin itong lagyan ng sum, which is yung aggregating. No? So yung sum, kulayan na rin natin ng kulay red. Kasi bandang taas naman siya. So yung sum is an aggregating. It's an aggregating function na ang gagawin niya, lahat ng binili ni customer name, ni customer ay isasum niya. Siyempre yung purchase kasi na yan is pera yan. Integer yan or pera or float. It's in short numerical yan. So ngayon since na-join na natin yung table natin dito, usually nilalagay na natin yan dito ng naming convention. TBL customer dot customer name tapos TBL underscore invoice dot purchase. So para hindi malito, minsan kasi nag-error yung ano natin, yung SQL natin. Kailangan nating explicitly sabihin kung saan siyang table. Kasi itong purchase is sa table ng invoice. Tapos yung customer name, nasa table yan ng customer. So ang kanilang commonality is yung customer ID. Okay? So since meron na tayo ditong aggregating, sabi ko nga, gagamitin natin si group by. Si group by, ilalagay natin siya dito. So, i-group by natin siya by a table customer name. So, i-group by mo siya dun sa walang aggregating. So, ay, nakalimutan ko, may comma dapat yan. So, ignore na lang natin. Ignore. May comma siya dito, no? Tandaan niyo may comma yan. Lakihan ko na lang. Yan. May comma yan dyan kasi dapat laging may comma. Pagka column, ito yung first column, tapos second column. Yung iba ginagawa nila 1 na lang to. Value niya is 1. Di na nila ginagamit itong mismong word na to. Ginagawa na lang nila 1. So depende yan sa gusto ninyong gawin. Kung 1, ayun. Basta hindi nyo ilalagay, hindi nyo i-group by sa aggregating function natin. Ngayon, pwede natin siyang i-order by sa aggregating function natin. So ito, minsan nilalagyan ko to ng as total purchase. Ayan. So, as total purchase. I think minsan gumagana to yung total purchase na lang inilalagay natin dito. Kasi because of the as. Yeah. So, basically, ito yung itsura ng aggregating tsaka ng join natin. So, ito yung pinaka basic. May where ba tayo? By the way, may where ba tayo?
Possibly, wala tayong where dito. Pero pwede tayong mag-where dito kung gusto natin ano kaya pwede nating i-where? Kunyari, gusto ninyong kunin lahat ng pare-parehas na customer name. Kunyari, customer name like Sanchez. Lahat ng Sanchez. Ganun. Lahat ng may word na Sanchez. So, dun lang natin gagamitin si where clause dito. So, ang ipapakita niya lang, ang ibig sabihin ng condition natin na where, ipapakita niya lang lahat ng customer name na may Sanchez. No? May Sanchez. Minsan may ganito pa, by the way. Minsan, hindi customer name yan. Kunyari, first name. Kunyari, first name, ganun. Tapos, may ginagawa kami dyan. Minsan, ginagawa ng concat. Concat. Yung ibig sabihin ng concat, i-red na lang natin kasi nasa taas naman yan. Concat, ibig sabihin, pinag-combine namin. Yung first name, tapos, well, tapos TBL underscore customer that last name, dilalagyan lang namin ng parang space. Ganun. So, concat as customer name. So, ito, pwede na natin yan gamitin. As customer name. Ang ibig sabihin ng concat is pagdidikitid niya. Kasi first name, tapos last name. Tapos yung as, yung alias, yung magiging pangalan niya as customer name. So, ito yung basics. Tapos, wala pa tayong subquery dito, no? Basics lang muna to. Dapat tayong subquery. Tapos dito sa isa natin, meron akong ginamit dito na dense rank. Itong dense ranking is isa siyang TSQL. So this is a transactional SQL. So ang ginagawa nito is nirarank niya. Kunyari, meron kang question doon na sino ang pinaka malaki ang nagastos na customer, or nirarank mo yung customer mo, gusto mong bigyan ng parang award yung mga customer mo na loyal, maraming binili. So pwede mong gamitan itong dense rank or rank para irarank niya, magkakaroon siya ng ranking. So ito yung mga SQL functions na pwede natin gamitin. Ngayon, punta tayo dun sa actual na SQL, which is yung pgAdmin. So, ipapakita ko sa inyo yung pgAdmin. Okay. Share ko lang. So, pgAdmin. Meron na ba kayo nito, pgAdmin? Hello. So, bakit pgAdmin yung gagamitin natin? Meron tayo yung dati, yung nila ginagamit ko yung collab. Ginagamit ko lang yung collab kasi ayoko munang mag-install kayo ng mga bagay-bagay. Pero itong pgAdmin, ito na yung closest dun sa work na ginagawa natin or gagawin natin as a data analyst. Ito na yung close dun sa work. Parang live na to, sir. Hindi naman siya live kasi local computer ko lang to. Ito yung server natin na naka-live, yung Brian SQL server. Kaso kasi
inano ko siya, sinat down ko siya, gawa ng ang mahal pala niya. Siningil ako ng ano, $50. So, sinat down ko muna siya kasi wala tayong pambayad. $50. That's already ano, 3,000 plus ganyan. So, anyway, maghahanap na lang ako ng ibang ways para malive natin siya or malagay natin siya sa cloud. So, ito, local computer ko to. Sa local computer ko, meron akong apat na, dami na pala na ito. Meron akong database na Chinook, DVD Rental, Pizar, and tsaka Postgres, tsaka Tokuyomi. So, paano mag-install? Ito, madali lang naman siyang install at tsaka nagbigay na ako ng instruction kung paano siya i-install. No, nakita nyo ba yun? Nakita nyo ba kung paano? Dun sa... Di ba po? Nabuo ba yan sa, anyway, sa website? Nasa website natin siya. Teka, i-send ko dito yung link, yung kwan, Google Docs. Ang nakakita lang nan ata si ano eh. Nasa website natin yan. Hanapin ko. Okay po. Siya ka lang po. Nandun siya sa may bandang. Hanapin ko. Install PG Admin ito. So ito yung installation guide. Copy link address. So lagay ko na lang dito sa chat natin. Yan. So, pag-clinic niyo yan, makikita ninyo kung paano siya install. Basically, nalagay ko na din doon yung mga database na ito. For example, magde-demonstrate ako sa inyo ngayon paano makapag-create ng database. So, yung pinakaunang server muna. So, dito meron akong server na dalawa. Yung Postgres SQL 14 tsaka PL SQL server. Pwede pa akong mag-create ng isa pang server. Siguro new. New server. Okay. So, isang server na naman siya. Tapos, mag-create tayo ng server. So, ang pangalan nito is... Brian server. Tapos connection niya is localhost. Pag sinabing localhost, sarili mong machine yung kinokonektahan niya. So localhost, pagka kunyari kukonek ka sa isang remote host, lalagay mo dito yung IP address. Kunyari 104.55.63.123. So, ito yung pagkokonektahan mo na host. So, since gusto ko naman sa sarili ko, 127.0.0.1 or in short, local host. Local host. So, may password ba tayo? Check ko muna kung masasave. Local host field, no password supplied. So, ang password ko dito kasi 123456 lang. So, check. Okay. So, meron na tayong server. Ito na siya. So, pag in-install nyo yung PG Admin, make sure lang na yung password is maalala ninyo. Katulad nung sa akin, sinimplehan ko lang yung password ko, 123456, para hindi ko siya makalimutan. So, wala akong database dito. Uy, meron na rin. Alam ko na kung bakit. Kasi yung Postgres pa rin yung kinanek ko. Yung Postgres pa rin. So, siguro, idedemo ko na lang kung paano makapag-create ng database from scratch. So, kunyari, wala tong mga to dito. Right-click, create database. Dito sa may kita ninyong kulay gold na parang mga plates. Yan yung simbolo ng database.
So, mag-create ako dyan ng database. Then, papangalanan ko lang siya. Usually, kahit ano naman yung pangalan natin dito. Siguro, ano kaya? Sample na lang. Sample. Tapos, ang kanyang ano, user pa rin is Postgres. Yung pinaka main user ko. Yung admin ng PG admin. Postgres. Lahat kayo Postgres. Lahat tayo Postgres yung pinaka-admin natin. So, hindi ko binabago yan kasi mahirap kasi pag binago natin yung pinaka-admin natin. So, lahat tayo magsisimula sa Postgres. Save ko lang itong database natin. So, magkakaroon ako dito ng sample. Then, for example, itong Chinook. Kunyari itong Chinook, gusto ninyo itong kopyahin sa akin, tapos ilalagay ninyo to sa sample na database ninyo. So, ang gagawin ko, i-right-click ko dito, tapos backup, tapos papangalanan ko lang siya, siguro, Chinook. Chinook.tar. So, masisave yan siguro sa documents folder ko. Tapos pipiliin ko dito, tar. Tapos encoding, UTF-8. Tapos yung Postgres. So, backup ko siya. Okay, so process complete, view process, kulay green. Ibig sabihin na okay siya. No. Ngayon, katulad nito, meron tayo ditong sample. Dito ko ilo-load yung Chinook. Kung mapapansin niyo, wala siyang kalaman-laman, wala siyang laman sa table. So yung schema niya is public. Si Chinook, yung schema niya may laman. Ayan, album, artist, customer, employee, genre, invoice, media type, playlist yan. So itong sample, dito ko ilo-load yung value ni Chinook, yung mga tables niya. So i-right click ko kay sample, tapos kanina backup, ngayon restore naman. So, hahanapin ko kung nasaan yung backup ko na file. So, I think nasa documents yun. All files. Chinook. Ayan. So, nasa documents nga siya. So, ang format niya is custom or tar. Tapos, Postgres. So, ito yung way para i-restore ko siya. So, mangyayari, itong sample ko na database dito, yung mga tables niya, is mapapopulate nung laman nung Chinook tar. So, restore natin. So, sabi niya, restoring backup on a server, process complete. So, tama yon. Tignan natin to. Refresh natin. Okay, so, ayan na. Ito na siya. Album, artist, customer, employee, general. So, ganyan lang makapag-create ng sarili ninyong database sa local machine ninyo using pgadmin. So, ngayon, kunyari, wala to. Ayan. Ayan. Ito lang yung nakikita natin, yung mga process o kaya yung dashboard. Kunyari, ito yung lumalabas sa inyo. Para mapaglaruan natin siya, ma-explore natin siya, i-right-click ko lang ulit dito sa sample. And then, query tool. So pag ano natin nun, pag invoke natin ang query tool, ito na siya. So tignan natin tong sample, paglaruan natin. So meron tayo ditong query tool, dito natin nilalagay lahat ng SQL natin. So tandaan natin, ano yung kulay red? Select. Tapos, asterisk muna para sa lahat. Tapos, yung kulay green is from artist. Yari, artist. So, lagyan natin ng comma, tapos F5 sa keyboard. So, lalabas lahat ng data niya dito sa mumba. So, yun lang yung columns ng artist. Okay? So, tingnan naman natin yung invoice. Invoice F5.
Okay. So meron siyang mga null. Okay. Meron siyang mga null. May ginagawa tayo dyan minsan sa mga null, pero mamaya ako papakita sa inyo. So, obserbahan lang muna natin yung tables ng yung columns pala ng table natin na invoice. Tinitignan ko kasi yung ano niya sa artist. Mukhang wala. Playlist siguro. Tingnan natin yung playlist. Playlist. F5. So, playlist ID tsaka name. Walang artist. Tingnan natin. Siguro sa track. O kaya minsan, ang ginagawa ng iba is mira-right click dito tapos generate ERD. Okay, so yung generate ERD na yan, makikita natin kasi dyan yung connections ng bawat table. So yung artist, meron siyang connection sa album. Okay. So yung artist may connection sa album. Ang connection ng artist sa album is album ID at saka artist ID. Pero artist ID talaga yung pinaka-connection nila. Kasi makikita ninyo sa album may foreign key siya na artist ID. So ngayon, since meron na tayong idea sa connection ng artist saka ng album, pwede ko na siya dito, let's say, ma-join. So, subukan natin yung join. Select asterisk, lahat muna. Siyempre, nag-explore pa lang tayo. From artist, tapos yung orange, yung inner join. Diba, madaling maalala kapag inner join, tapos album. Madaling maalala kapag ano natin. Album.artist ID. Pag kino-color coding natin, di ba? Ang daling maalala. Artist.artist ID. So, album artist. So, kung papansin ninyo, yung inner join, yun yung una kong nilalagay dito. Tapos yung gina-join ko, yun yung ilalagay ko dito sa pangalawa. Tapos, inner join. Tignan natin kung may mapoproduce ito. Wala pa, lahat pa lang naman eh. So, minsan ina-highlight ko to kasi i-run niya kasi yan sequentially. So, i-run niya mo itong una tapos yung pinakahuli. Pero yung pinakahuli talaga yung nilalas niyang ipinapakita sa atin. On album. Does not exist. Oh, okay. So, minsan, may mga ganong klase na kasi yung artist ID malaki. Malaki pala yung lettering dito. So, sa Postgres, ayaw niya ng ganun. So, nilalagyan natin siya ng ano ba ito? Open and close parenthesis. Tapos ginagaya talaga natin yung pinakapagkakasulat nung column natin dito. Ito, artist ID, gusto niya ganun. Ganun na ganun, no? Or else, sasabihin niya, does not exist. So, i-run natin siya. Ayan. So, i-run natin siya. Ang nangyari dito is, napag-connect natin yung dalawang table. So, this is like VLOOKUP, di ba? Magkaiba sila na table. Isa siyang, dito siya sa artist, at saka dito siya sa album, ito. So, kaya lang sila nagkaroon ng connection, kasi pinaka-VLOOKUP mo dito is yung artist ID. So, VLOOKUP mo yung artist ID, at saka yung artist ID nitong artist table, sa album table. Okay. So, ano kaya yung pwede nating
gawin dito pag nakita na natin. So, in-explore pa lang natin yung data. Pwede nating sabihin, audio slave, ayan. May mga kilalang banda dito, audio slave, black bay. Ano pa ba? Deep Purple. Yung Deep Purple, ang dami na nilang ano, albums. So, ibig sabihin pala nito, ang isang artist, pwedeng magkaroon ng maraming album. Okay. Iron Maiden, ano kaya? Led Zeppelin, Metallica. Okay. So, pwede nating lagyan yan ng condition na where yung condition is kulay blue, no? So, yung blue, lagi siyang nasa baba ng orange pag naka-join. So, Metallica. Where artist dot name equals Metallica. Okay. Artist name. Ayun. So, gusto niya naka big letter. Tapos naka ganito. So, Macellan si Postgres. Metallica. Meron mali spelling ba? So, minsan ayaw niya ng double quote. Minsan single quote. Ayan. So, makikita lang natin lahat ng albums ni Metallica. So ngayon, kunyari, sabi nyo, ay redundant naman tong artist ID. No? Redundant yung artist ID. So wag natin gawin yung ano, gawin lang natin is artist.name comma tapos title. So album kasi pwede natin sabihin hindi naman redundant yung album ID. Pero wala siyang sense kung sa pwede natin tanggalin. So, album.title. Ayan. So, F5. Ayan. So, ito lang yung gusto natin makita. Metallica at saka ayan. So, tingnan na natin itong ano pa yung mga pwedeng magkaka-connect. So, yung track, yung playlist. Ibig sabihin, ang playlist, pwede siyang magkaroon ng playlist track. Pero, ang isang track, tignan natin ito. Okay. So, okay na tayo dun sa artist ngayon. Yung customer naman. Pwede natin tignan yung customer tsaka yung customer at tsaka yung invoice. Tignan natin dito. Ang customer, saan yung customer? Ang customer, may connection siya sa i-track natin. May connection siya sa invoice line. Okay, invoice line. At ang customer can have maraming invoice din. Okay. So, may direct connection ang customer tsaka invoice. So, pwede natin siyang i-join. So, i-join natin siya. Select. Usually, ginagawa ko dito. Nilalagay ko na kagad yung mga basic. Ayan. Nilalagay ko na kagad.
para mamaya hindi na ako mag-iisip. So pag ganito, inuuna ko muna dito is customer, tapos inner join, syempre invoice. Then customer that anong connection nila? Ang customer at saka invoice. Meron siyang customer ID, tapos yung invoice, meron din siyang customer ID. Okay? So, meron siyang customer ID. Ayun, maganda, invoice date, may date din. So, customer ID, tsaka customer ID. So, pwede ko silang makonnect doon sa customer ID. So, customer ID. Tapos, equals invoice customer ID. Tapos, customer, yung mga gusto kong ipakita na columns, subukan muna natin i-asterisk lahat para makita natin kung anong gusto natin ipakita. So, wala muna tayong where. Tapos, F5. Okay. Fax. May mga ganun, no? Walang fax. Bakit nakakaroon tayo ng mga null values? Kasi, katulad nito, may wala nang hindi naman or optional lang yung billing state sa iba. No? So, yan. So, isang customer, si Lonnie tsaka sir. Ayan. So, ito, pwede nating malagyan to ng concat. Kasi may first name tsaka last name. So, pwede natin siyang malagay dito. Concat, So, bumabagal na siya, no? Every time na madami na tayong naka-query sa kanya, bumabagal siya. Customer. Teka nga lang. SI. Parang hindi, tingnan muna natin to. Si customer ID concat. Okay. As customer name. Customer name. Yan. So, try natin to. Ay, sorry. Ito pa pala. C at saka I. Customer name. Ay, sorry. Customer first name pala. Ano ba yan? First name. Last name. But baka may customer ID. It
Okay, wrong spelling. Ayan. So, nagdikit. Okay, lagyan natin ng space. Ayan. So, meron tayong si Lonnie Kohler, Jorn Hansen, Dan Peters, Mark Phillips, John Gordon. Tapos, ayan. Okay. So ngayon, sunod natin, lagyan natin pala ng comma. Sunod yung mga binili naman nila. So sum i dot total. Total, kasi total yung ginamit nila for ano eh. For parang purchase ng bawat customer. So total yan, total. Then, wala pa tayong where clause. Wala pa naman tayong condition. Gusto lang natin, okay. So, sa palagay ninyo, ano yung kulang ko dito? Since meron tayong aggregating na sum, ano yung kulang ko rito? Hello? Ano yung aggregating ko dito? Ano yung kulang ko sa aggregating? Diba, order by, ay group by. Kasi gumamit na ako ng aggregating eh, na sum. So, i-group by ko siya. Group by customer name. Customer name. Group by customer name na siya. So, check natin kung gagana. Kung hindi, ito yung gagamitin natin. Yung concat. Pero I think gagana siya. Group by customer name. Group. Ah, ito. Okay. So, lagyan natin dito. Ayan. O yun, gumana, diba? Customer name. So, ito yung binili ni Kara Nielsen. 37.62. Total yan. Lahat ng binili niya umabot ng $37.67. So, pwede rin nyo rin yan i-concat. As total purchase. Ayan. As total purchase. So, total purchase niya is ito. So, pwede nyo nga din yan concatan. Concat nyo siya ng dollar sign para gumanda. Diba, may dollar sign na siya. So, naging na siyang text. Nga lang, kapag nilagyan natin siya ng dollar sign, naging siyang text. Hindi natin, pero okay lang. Kasi nakapag-sum naman na tayo. Alright? Yun lang yung problema. So, pagka meron tayong ano, kinoncut natin siya sa dollar sign. So far, so good. Nagigiba siyang mahirap. So, pwede natin siyang i-order by from highest to lowest. Diba? Order by total purchase. Order by total purchase. Okay. So, kailangan ko lang ilipat yung semicolon. So, from lowest to highest siya. Gusto ko from highest to lowest. So, descending order. Ayan. So, si Helena Hall
ang pinaka mataas, no? So pwede natin gamitin dito yung yung TSQL na ginamit ko kanina, yung rank. Yung rank tapos over. So pag ganyan, order by lang natin yan. Pag ganyan. So basically, order by total purchase. Ewan ko kung gagana yung total purchase na to. Kasi nakalagay naman na dito. Pero usually ito yung ginagamit. Yung total. Pero try natin. Tapos, as ranking. So, syntax error, rank. Bakit siya nag-syntax error rank? Ah, walang comma. Walang comma dito for, I forgot ito. So, i-run natin ulit. Ayun, so sabi ko nga, yung total purchase, hindi siya gagana. So, kailangan kong i-copya to. Ito, dito. Tapos, i-run natin. Ayan. So, na-rank niya na first place si Helena. Tapos, second place si Richard. Tapos, si Luis Rojas. Tapos, Rao Reilly, number 4. Nag-tie sila ni... So, madali natin makikita yung ranking. In short, madali natin makikita yung ranking. So, lagyan ko lang to ng comment. TSQL. TSQL ang ginamit ko dito. Ranking. So, kasi syempre, mahirap makita kung sino yung ano, yung possibly yung nagtatalo. Katulad nito, point something lang yung pinagtalunan nila or parehas na parehas sila. Si Hao Aureli tsaka si Ladislav Corbs. So, kaya parehas silang 4th place. Walang 5th place. So, 6th place. So, pwede maging 5th place to si Ladislav. No? Wala ding 7th place kasi pwede kang magsabi na si Julia Barnett yung 7th place. Tapos, ayun. So, ngayon, pwede ka na mag-wear clause dito. Diba? Oh, pwede ka na mag-wear clause dito. Sabi mo dito is where ranking, lagyan natin ito na naman. Ranking is greater than 10. Greater than equal to 10. Or 0 pala. Greater than equal to 0. Hindi. Less than equal to 10. Less than equal to 10. Try lang natin. No? I'm not sure if this will actually work out. But let's try. So, ayaw niya, no? In short, pag ganito, ayaw niyang gawin yan, kailangan na natin gumawa ng subquery. Okay? So, kailangan na natin gumawa ng subquery pag ayaw niyang gamitin tong ranking niya to. Kasi hindi natin to pwedeng ilipat yung buong rank na yan, lalagay natin dito. So, ang ginagawa ng iba, kung ayaw mo nang mag-subquery, yung sinesave niya yan as a new table. Okay? So, pakita ko sa inyo, no? Okay, create ako ng table. Create
create a table. Tapos ang pangalan niya is top customers. Top customers. So gawin lang natin siyang maliliit na ano, top customers. Top customers as, tapos kukopihin natin itong buong select statement na to. Tapos ipipaste natin siya sa baba. Tapos i-run natin itong create table top customers as. Ayan, tapos i-run natin. So, ang mangyayari, makakapag-create tayo ng table base dun sa dalawang ginoin natin. No? So, pwede natin siyang i-refresh dito. Refresh. So, tignan natin kung nabuhay ba yung top customer. Ito. So, ito na si top customers, right? So, may column siya na customer name, total purchase, tsaka ranking. Ngayon, ang gagawin natin is i-join natin siya sa... Ay, pwede natin... Pwede na tayong mag-select. Select asterisk from top customers where ranking is less than equal to 10. So basically, hindi lang kasi natin magawa yung ranking dito sa original nating query. So, nag-create tayo ng table na top customers. Tapos, tsaka tayo nag-select. So, ipapakita niya yung top 10 customers. So, gusto niya may ganon. May open and close parenthesis. Ranking. Ay, so, nirarun niya pala ulit itong create table na to. So, kailangan ko itong i-comment kasi nagre-reklamo siya. Kailangan, ayan. Kailangan ko siyang i-comment kasi meron na siyang top customers na existing. So, kailangan ko i-comment yan. Ayan. So, meron na tayo ditong top 10 customers at meron na siyang ranking. So, ang totoong ranking neto ni Helena Hall is the first one. Okay? So, bakit ako gumawa ng table? Usually kasi, kapag data analyst ka, tapos, kunyari, lagi namang nasa dashboard to, lagi namang nire-result mo to sa dashboard, yung top 10 customers, hindi ka gawa na lang ako ng table. Kasi, pag nag-update pag nag-update yung customer tsaka yung invoice, mag-update din tong top customers ko. So, ngayon, pwede tayong, ang isang solution dito, pwede tayong gumawa ng subquery. Kung ayaw natin mag-create ng table na top customers. Kasi, ang disadvantage nito, napapakialaman natin yung table ng company, no? Na nalalagyan natin ng table na hindi naman kailangan. So, ang sabi dito, na tinuturo naman sa Google Professional Certificate, pagkatapos mong ma-analyze, pwede mo naman burahin yung table mo, yung top customers. So, nalagay mo lang dito, drop table if exists. Ano ba spelling ko? Drop table if exists. Exists. Ayun. So, ano pangalan niya? Top customers. So, once na okay na tayo dito sa top customers, okay na tayo sa kanya, pwede na natin siyang i-delete para
yung ginawa natin ay mabura din. So itong top customers dito is mawawala na. So balik na tayo sa original na table na meron tayo. Okay? So meron pa akong isa pang ituturo dun sa mga null katulad nito. So i-comment ko to kasi wala naman na tayong idadrop. Diba kanina meron ako nakita na so select employee service. Employees. Okay. Iko-comment ko din to kasi wala na palang top customers. Ah, isa lang yung employee. Ba't isa lang? Employee. Wrong spelling. Employee. Okay. So, tignan natin kung meron siyang missing value. Wala naman siyang missing value, no? Okay. So, invoice. Tignan natin yung invoice. Ito, billing state. Ayan. Billing state. So, pwede natin gawin dyan para mawala yung mga null na yan sa billing state. Pwede tayong gumamit ng case. When, tsaka din. Tapos, and as billing state. And as billing state. So, when billing state equals null, then not given and the spelling state. From invoice. So check natin. Check natin. Di pa ako sure kung ng error dito. So equals. Dagdagan ko pa siya. Not equal to null. Billing step. Okay. So I think kailangan ko itong tanggalin. Is null. Baka is null. Ayun. So, yung mga null, mapapalitan niya ng billing state. So, pwede natin gawin dito is asterisk comma tapos may case. So,
naulit lang talaga yung billing state. Pero pwede naman natin isa-isahin yan. So, ang dami kasing ilalagay. Billing address. Sige, dalawa na lang. Billing address. So, yung ginawa natin na to is basic cleaning or transforming of data. So, may null values eh. Billing address. Wrong spelling. So, yung billing state, billing address, ito yun. So, itong mga question mark na yan, ganyan yan talaga minsan kasi ano, may mga hindi tayo maano, ma-represent. No? Ba't nangunti kayo? Asan na iba? Ayan. So, pwede kayong gumamit na itong case and ascend. So, basically, ang logic nito is when billing state is null or walang laman, yung then, papalitan niya ng string na not given. Then, when billing state is not equal to null, ibig sabihin may value which is yung AB tsaka yung MA, then i-retain lang natin kung ano yung original value niya, which is yung billing state. So, end as billing state. So, itong case na to, ginagamit lang siya sa taas ng green or ng from. Okay. Yeah. So, pwede natin yung lagyan ng where clause where billing state is or like not given. Ay. Ito natin lalagay. Single quote siguro gusto niyo. Single quote. Equals ng alam. Ba't tayo gumana ng like? Okay. Hindi niya pala ito nakikita. So, is null pa rin. So, is null pa rin. Not given. So, lahat lang ng not given. So, kunyari, gusto nating ano pa bang pwede natin gawin?
Okay na to? Sige. Kasi na-demo na natin yung case. Okay? Do you have any questions? Kanina nandito si May, nawala si May. Anong nangyari? Nawalan siya ng internet. Okay, so in summary, tandaan ninyo lagi yung method natin para i-memorize yung SQL statements. Teka, naging trusto. Nagang yung computer ko. Napupuno siguro yung cache ko. Kasi ang dami ko ng kinwiri eh. Okay. So in summary, tandaan ninyo lagi yung select is kulay red. Yung distinct pala kapag minsan ginagamit to kapag gusto mong kunin yung ano, yung katulad nito. So yung order date is parehas. Kunyari, umorder siya sa umaga tapos umorder siya sa hapon. 'Di ba parehas din yung date na 'yon. So instead na ano, na kukunin mo yung dalawang date na parehas ng date, yung afternoon tsaka yung morning, gagamitan mo ng distinct para makuha mo lang yung isang record niya within the time frame of same date. Ganun. So, ginagamitan natin siya ng distinct para ano, unique yung records natin. Walang duplication or walang paulit-ulit. May question ba kayo? You have any questions? So, meron pa tayong subquery sa next meeting natin ng SQL. So, ito muna yung queries natin ngayon. Tapos, ang suggestion ko sa inyo, install kayo ng pgadmin and then ito, tandaan nyo lagi ito, yung example ko na ito, yung color coding. Pwedeng mag-iba kayo ng color coding kung ayaw nyo ng red, kung ayaw nyo ng green, ayaw nyo ng orange. Basta para ma-memorize ninyo yung mga function, lagyan nyo ng color coding para pag minemorize nyo siya, madali. No? Tapos, yung pagkaka-position niya, yung pula, yung pinakataas, yung green, nasa gitna yan. Yung mga pag-join ng tables, orange yan. Tapos, yung condition, kulay blue, yung where. Tapos, yung order by gray yan. Tapos, usually, nasa baba yan. Okay, ganun. So, ganun niya siya mamemorize. No? Kaya ako nilagyan ng color coding yan kasi according sa science, mas madali tayong makapag-memorize kapag may color coding scheme. So, yan yung purpose ng tinatawag natin na the power of memorization. Kasi kailangan nyo yan eh. Kasi kailangan ninyong ma-memorize yung SQL statement. Kasi malay nyo, meron kayong ano, ang tawag dito, yung pag nag-apply kayo ng trabaho, may binibigay silang test minsan eh. So, pinag-SQL query kayo, ganun. So, at least ito, pag minaster ninyo yung color coding scheme, madali ninyong ma-memorize yung mga dapat i-type. Okay, nakakatulong ba to? Class, yung color coding scheme. Yan, very good. Kasi ano, nanonood ako ng mga TED Talks. In-apply ko lang yung TED Talks dito. Kasi ako, syempre ako, mabilis ako makapag-memorize ng
ng codes kasi ginagawa ko na 'to dati pa. So paano yung mga beginner katulad kayo, sa inyo, hindi naman kayo IT graduate. So I think mas makakatulong sa inyo kapag may color coding scheme. No. So syempre pag na-memorize na ninyo yung color coding scheme tsaka yung mga position ng color coding, tapos yung mga words nandun sa color coding, eh practicein niyo siya ng practicein. Siguro abot lang kayo diyan ng 2 weeks. Sobrang ma-memorize niyo nang mabilis yan yung SQL. Eh nang pinaka-powerful technique para ma-memorize niyo yung SQL. So gagawa din ako ng ganito para sa Python. So actually ganun lang din yung gagawin natin sa Python, color coding scheme para mas mabilis ninyong ma-memorize yung, pero mas effective to sa SQL kasi sa SQL konti lang yung ma-memorize natin. Sa Python medyo madami-dami, no? So yun lang naman yung pagkakaiba ng SQL tsaka sa Python. Pero tandaan ninyo, SQL ang mas importante kaysa sa Python kung data analyst naman ang kukunin ninyong posisyon. Ang Python mas applicable siya sa mga data scientist kasi may machine learning na ginagawa. So sa data analyst kasi more on descriptive analytics lang naman tayo. So we just need to gather the data using SQL. Saan natin magagamit yung SQL? Pag nag-Power BI na tayo, pwede tayong mag-SQL query sa Power BI para yung SQL na mismo yung pangkuha natin ng data, hindi tayo magagamit ng mouse. Yun yung isang benefit din ng SQL sa data analysis. Hindi tayo gagamit ng mouse pagka marunong tayo mag-SQL kasi i-query mo lang yung gusto mong kunin na data. Then, i-visualize mo na siya. Pwede rin yan sa Excel eh. Pwede rin kayo mag-query sa Excel using Power Query. So, kukonnect nyo lang yung Excel ninyo sa PG Admin or any server na nagsusupply ng data. Tapos, SQL yung gagamitin para makuha yung data. Kasi, syempre, alam nyo naman yung Excel, eh, pag nag-scroll tayo doon, tapos lumampas ng million yung data natin, magkakrush siya or kaya babagal siya. So unlike na pag in SQL natin is hindi tayo maihilo, hindi tayo gagamit ng mouse. Yun yung kagandahan ng SQL sa ano, pag na-memorize natin siya, madali natin makukuha yung mga gusto nating data. No? So yan lang naman yung meeting natin ngayon. So hindi na ako muna mag-picture taking kasi hindi pa tayong ganun ka masyadong magaling. Meron pa tayong konting nararamdaman. Pero ginusto ko lang itong i-discuss ngayon yung SQL. Siguro nasa ano na ako, 90%. Kulang pa ako ng 10% para siguro bukas na ako magiging 100%. So nag-rest naman ako nung Monday, tapos ngayon, yung kalahating araw. So yun, kaya umabot ng 90% yung wellness ko. So yun, diniscuss ko na siya. So gusto ko lang siyang i-discuss kaagad. Pwede din sir mag-update ng fields sa SQL. Ah, oo. Update. Oh, pero tandaan niyo, Carl, data engineer yung gumagawa nun. Ang ginagawa nyo is i-re-report nyo lang siya. Kunyari, meron kayong data na sa tingin ninyong hindi sakop. Yung pag-update ng data sa database, hindi sakop ng trabaho ng data analyst. Pwede natin siyang i-code using update. No, update yung keyword na ginagamit sa SQL. Pero ibang job yon. Job yun ng data engineer. So, job din ng data engineer ang na magbigay ng access sa atin. So, as a data analyst, tagakuha lang tayo ng data sa database. So, trabaho yun ng data engineer. Yung mga data engineer, mga IT talaga yan. IT graduate talaga sila. O kaya, nag-aral sila ng
software engineering in a way, nakapag-software engineering sir. Kasi sa software engineering, katulad ko, nakapag-software engineering naman ako as an IT. Ano, gumagawa kami ng software, ginagamit namin yung full potential ng SQL from creating table, from select statements, from inserting values, and from updating the fields. So yan yung mga ginagawa ng IT, no? Kaya full circle yan sa IT sa mga software engineers. Yung lahat ng functions ng SQL pinag-aaralan. So usually pag pinag-aaralan mo naman yan, abutin ka lang naman ng ano na isa pang buwan ulit. Kasi kailangan mo munang ma-master yung select statement. Under yan ng ano eh ng database administration. Yung sinasabi mo na update the fields. So yun na nga dapat. Pero ano yun? So database engineer or data engineer yung trabaho na yun. Kung katulad nung kay Michael, si Michael as a data analyst, kumukuha siya ng data or in-access niya yung data sa na using SQL. Pero hindi siya yung nagbibigay ng access. Mga data engineer ang nagbibigay ng access. So ibang trabaho na yun dun sa company. Pwede naman natin yung pakialaman, pero syempre maaring hindi tayo po pwedeng mga ilam doon kasi pagka nagkamali ng pag-input ng field, eh magkakaroon ng problema sa data integrity. So masisisi yung mga data engineer. So kaya usually sa company, hindi tayo inaalaw na mag-update ng field. So ang gagawin lang natin is i-flag to, i-tag to, at sabihin sa data engineer. Tapos sila nang bahala mag-update ng. So, ganun siya. Parang accountability yan eh. Pagka pinayagan kasi yung mga data analyst na mag-edit ng field, mawawalan ng accountability yung sinong sisisihin kapag nagkaroon ng manipulation sa data. Siguro naman maintindihan yun na hindi natin dapat ma-edit yung field kasi transaction to. Maaari kasing maano. Parang alam niyo yung problema ng mga company dati na nakukupitan yung mga company dati kasi naka-Excel lang, pwede mong i-edit. Ang nagagawa ng SQL is nalalagyan niya ng roles or hindi mo basta-basta may edit yun kung hindi ka bibigyan ng administration role ng data engineer. Okay, so if we don't have any more questions, siguro let's call this a day para makapag-rest na rin kayo. No? Thank you very much for attending our SQL Basics. Thank you, sir. Thank you. With ito, Power of Memorization. Ayan. So tinuruan ko kayo ng pati ng Power of Memorization. Ayan. Thank you.